Inamin ni Coach Tim Cone na malaking bahagi ng ginagawa nila sa kupunan ng na-injured na si Isaac Go dahilan para mag-alala siya matapos ang laban. Si Justin Brownlee, inamin din na nakita na nila ang balansing hinahanap ng Barangay Ginebra. Pinatunayan naman ni Jordan Adams na siya ang karapat-dapat sa SMB nang kumamada ng 49 points sa huling laban. At si Coach Chot Reyes, tila may banta sa mga posibleng umagaw ng kanilang titulo ngayong conference. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang mahigit isang minuto sa laban, napilitang lumabas si Isaac Go ng Barangay Ginebra bunga ng tinamong injury. Injury na tila magpapahirap sa kupunan ni Coach Tim Cone. Tanong, ano nga ba ang mga sinabi ni Coach Tim Cone tungkol sa nangyari kay Isaac Go kahit tinanghal silang panalo versus Rain or Shine? Tutukan natin ang sinabi niya sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Hindi namin alam ang tindi ng injury niya. Isang uri ng injury sa tuhod. Mabigat tuloy yung panalo. Parang nanalo kami sa laban pero natalo tayo sa giyera. Malaking bahagi si Isaac Go nang sinusubukan naming mabuo. Parang dito sa pahayag ni Coach Tim Cone, pwede nating sabihin na natakot siya sa nangyari kay Isaac Go. Bakit ba natin sinabi yan? Eh kasi siya na rin yung nagsabi, di ba? Parte si Go ng sinusubukan nilang buuin dito sa kupunan. Meaning, bago ulit ang team nila halos, di ba? Kasalukuyan nilang binubuo ulit yung dating buo na pero dahil sa trade na nangyari sa pagitan ng Terrafirma at Ginebra, sabay pasok ng rookie, nabuwag sila doon. Nawala yung chemistry ng team na dati, ando na. Yung sistema niya kasi kailangang maipasok niya sa players para sa mas maayos na team. So ngayon, dahil isa si Isaac Go sa mga aasahan sana niya sa Ginebra, eto siya ngayon, parang tingin natin mahihirapan ulit na mag-adjust ang kanyang team. Sa kabutiang palad, andyan ang matitikas na player niya like si Justin Brownlee. Kumada siya ng 40 points, 10 rebounds, 4 assists at 2 steals. Double-double siya dito, di ba? Ang swerte niya kay Justin. Kahit may edad na, hindi bumababa ang laro niya. Ganon din si Japet Aguilar. Nagtala si Japet ng 21 points, 8 rebounds, 3 assists at 2 steals. Sunod-sunod talaga si Japet ngayon, di ba? I mean, yung sunod-sunod yung magagandang performance ni Japet ngayon. 37 na siya pero umaasim pa rin, ha? Dito pa lang sa dalawa na to, sakaling pumutok ulit sila sa mga susunod na laban, may posibilidad ulit na magtala sila ng panalo dyan. Actually, bukod kay Japet at Justin, nagtala din ng double figure si Stephen Holt, si Scottie Thompson, si RJ Barrientos at si Mava Hanmisi. Ito talaga ang dapat bantayan ng susunod na kalaban ng Ginebra. Kailangan nilang matcheck sila para hindi sila maiwan, katulad ng Rain or Shine na binawian ng Barangay Ginebra matapos silang matalo sa Kandon Ilocos Sur. Kung nag-alala si Coach Tim Cone sa kalagayan ngayon ni Isaac Go dahil sa binubuo nilang sistema sa Ginebra, nagpaunlak naman si Justin Brownlee ng panayam sa media kung saan inamin niya ang mga payo sa kanya ni Coach Tim Cone. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Justin sa report ni Dalvin Jukino ng Rappler. Palagi kami sinasabihan ni Coach Tim na subukan maghanap ng balance sa pagitan ng kung ako ba ang titira or i-involve ko yung mga kasama ko at maging agresibo. Sa tingin ko nakita na namin yung magandang balance. Well, para sa akin, halata naman na naandun na yung magandang balance na hinahanap nila, di ba? Tambakan ba naman nila yung Rain or Shine sa score na 124-102? Ibig sabihin, ang ganda ng galaw nila dyan. At base sa nakita natin, hindi nila binigyan ang Rain or Shine ng kahit isang quarter. Kinuha nila lahat ang 4 na quarters. Sila palagi ang lamang. Sa 3, kumumada sila ng 17. 17 3, ha? While yung Rain or Shine, meron lang silang 9 na 3. 9 na 3 lang yung kinumada ng Rain or Shine versus 17 dito sa Barangay Ginebra. Anyway, si Brownlee talaga, nananatiling malaking factor siya sa panalo ng Gene. Nananatiling nagpaparamdam ng kanyang presensya. Maganda rin yung sinabi niya na sa tingin niya, nakita na ng Ginebra magandang balance dahilan para magtala sila ng panalo. Ibig sabihin kasi noon, ando na sila sa peak ng kanilang kampanya dito sa Governor's Cup. Parang sinasabi nila na kahit ano pa ang andyan, may solusyon na kami dyan. Nakuha na namin yung kailangan naming makuha para maging produktibo ang lahat. Walang dudang kumpiyansa si Justin Brownlee sa kasalukuyang lagay ng kanyang koponan. Pero kung matindi ang kumpiyansa ni Justin, tila hindi naman nagpapaiwan si Jordan Adams na nagbabalik SMB matapos ang hindi magandang performance ni Sheldon Mack. At nang matanong ng media, ito ang naging pahayag ni Jordan Adams. Tutukan natin ang sinabi niya sa report ni Jonas Tirado ng Inquirer. Kailangan ko lang manatiling handa. Sinabi kasi nila sa akin na manatiling handa kasi hindi mo alam kung ano ang mangyayari. At yun ang trabaho ko bilang professional para maging handa sakaling tawagin nila ako. So may agreement naman pala sila, di ba? Sakaling hindi maging magandang ipapakita ni Sheldon Mack, posible siyang bumalik sa SMB, parang ganun yun. Kasi yun ang nangyari eh. Inalis nila si Sheldon Mack at ibinalik si Jordan Adams. Yung performance ni Adams, guys, grabe ha. Nagtala siya ng 49 points, 11 rebounds,
3 assists at 2 steals. Siya pa hindi niya kinayang mag-isa yan. Andyan din si CJ Perez na may 23 points, si Junmar Fajardo na may 22 points, si Marcio Lassiter na may 16 points kasama ang buong grupo. Grabe ha. Anyway, sa tingin natin, hindi talaga nagkamali ang SMB. Although pinalitan nila dati, naibalik naman nila si Jordan Adams. At base sa pinakita niya ngayon, ha, katulad din ni Justin Brownlee na may 40 points versus Rain or Shine, parang nakikita na naman natin yung magiging contender ngayong Governor's Cup, di ba? Ang title ngayon guys, hawak ng TNT ni Coach Chot Reyes. Base rin sa lagay ng TNT, parang ayaw nilang basta na lang sila maiwan or mawala ng title kasi nasa unahan sila ngayon eh. 6-1 ang kartada nila ngayon. Meaning, hindi sila basta-basta bibigay sa sino mang magtatangkang agawin ng kanilang titulo. Sa pagdepensa ng title ngayong conference, minsan ang inamin sa media ni Coach Chot Reyes ng TNT Tropang Giga na mahirap sumabay sa kasalukuyang kompetisyon buungan ng pagbabagong naganap sa ibang koponan. Pero sa huli, tila may bantasyang iniwan para idepensa ang kanilang titulo kasama ang kanyang grupo. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin ang sinabi ni Coach Chot sa report ng Business World. Yung ibang team nagpalakas na, kumuha sila ng mas magagaling, mas malalakas. At sa palagay ko, magiging napakahirap para sa amin na makipagsabayan sa kompetisyon. Pero ito na yun eh, at ginawa namin ang aming mga kaya para makayanan or makasabay sa kompetisyon. Yung mga sinabi ni Coach Chot Reyes, dati pa po yan, na-post po kasi yan last August 19, 2024. So bakit natin tinakil yan? Eto po yung rason. Ngayon kasi nasa unahan po sila ng ladder. Kahit ang sinasabi niya dati pa is nag-retooled na ang ibang team or nagpalakas, nakakuha ng mas magagaling, mas malalakas na player pero sila hindi. Pero andon pa rin sila sa itaas ngayon. Ibig sabihin, determinado silang sungkitin ulit ang title ng Governor's Cup. By hook or by crook, kukuhanin nila yan. Parang ganun, no? Ididepensa nila yan at syempre sa pangunguna ni RHJ yan. Gagawin nila yan. Yung nakita natin dito, hindi naging issue sa kanila yung pagpapalakas ng ibang team. Nakakaya nilang sagupain lahat sa grupo nila, di ba? Siguro malalaman na lang natin talaga ang lahat kapag nasa crossover na sila dyan. Kung kakayanin pa rin nila, pero base kasi sa lakas na ipinapakita nila sa bawat laban ngayon, malaki ulit ang chance nila dito. Sa tulong ni RHJ, Kelly Williams, Calvin Optana at iba pa, posibleng malayo ulit ang marating ng grupo ni Coach Chot na noon ay sinamahan ni Coach Jolas at ni Mikey Williams. So guys, maraming salamat.